You remembered everything? Sana natatandaan mo din na sinabi ko sa'yo na pagdating ng panahon na makarating ka sa taas, wag na wag mo akong babanggain dahil ako din ang magpapabagsak sa'yo. Ay, sino ay sa kanya yung pinututo niya dito? Ngayon, kung hindi naniniwala ang daddy nila ay sa ina sa kanya ngayon. Dapat wala nang mga ganyan dati. So, aware si Miss Jinky na merong... May anak sa iba si Manny. So, according to my source, minabi daw ni Jinky kay Manny Pacquiao na... Yan ang true love. Si Sir Manny ang nasuntok sa mukha, si Jinky ang namaga. Aray. Sa ating gano'n. Mas nagpapatalbogan pa sila ng comment. Nagpapamitihan na. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod! Ito po si Mama Loy! Ito po si Ating Rena! At ito naman po si Papa Owen at Owen Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin! Ay! Ichigaw na! Dali! Ay naku, ang dami po namin chika ngayon, ano? Ay, nai. Oo, syempre nag-research kami for all of you, no? Oo, matagal din po kaming nanahimik. 15 years. Ha? Talaga ba? Nakakasyantar ba ni Francis Magalonan, eh? Hindi. Diyos ko, usog-usog ngayon yung mga 15 years. Pati si, si Sander Ford. Diba? Matagal ako na nanahimik. Sabi ka, senyora. Nanay pala niya sa senyora. Kakaloka. Diba? Diyos ko, yung mga pinapausong mga salita ngayon. Tsaka yung mekos-mekos. Ano ba yung mekos-mekos? Ikot-ikot yun, kuya. Halo-halo, gano'n. Nakakaloka. Diyos ko, yung mga pang-pautot ngayon sa salita. Kailangan talaga nakakasabay tayo. Hindi natin alam yan. Kayo ba meron kayong mga salitang gano'n na nahihiwagaan kayo? Ano bang meaning yun? Ba't narinig ko na naman yun sa anak ko? Narinig ko na naman yun sa kapitbahay. Comment yung nga po below para malaman namin. Yes. At syempre, no, nakikita niyo po yung mata ko. Wala akong masyadong tulog. Alas-stress na naman ngayon. Mamaya, gigisingin ka na naman ng mga jingle ng mga nangangampanya. Oh, diba? Simula na. Ay, naku, Diyos ko po. Akala ko naman, Nay, kaya ka nagigising dahil kinakalampag ka tungkol dito sa issue na to. Kay Liza Soberano. Ha? Naumanis na daw, Nay, si Liza Soberano sa Careless Management at kay James Reed. At di umano, ang magmamanage na daw sa kanya ulit ay yung kanyang tita. Wala man tayong ibang kilalang tita kundi si Tita Joni, di ba? Na pinabulaanan sa atin yan ni Tita Joni. Hindi nga raw sila nakikita ni Liza. Nag-uusap ba sila? Hindi nga rin daw. Dahil meron silang negosyo ni Liza na hindi sila nag-uusap ni Liza. So, si Liza pinapakausap na lang si Tita Joni sa representative niya. Ay, na, hindi ka lang muna sandali. Kasi ka-FB ko rin itong si Tita Joni, yung tita ni Liza. At meron ako nabasang post niya yesterday. Ito yung sabi niya, nasusulat. Basa. You remembered everything? Sana natatandaan mo din na sinabi ko sa'yo na pagdating ng panahon na makarating ka sa taas, wag na wag mo akong babanggain dahil ako din ang magpapabagsak sa'yo. Ay, sila isa kaya yung tinutukoy niya dito? Naku. Alam mo kung kilala ko si Tita Joni, no? Kasi hindi naman siya masyadong nagaganyan Kikriptik-kriptik post, no? Pero tapos itim pa yung background. Alam mo, feeling ko, no, si no comment. Inaantabayanan ko pa naman kung baka may revelasyon ka. Oo, ayoko naman pangunahan si Tito John. Hayaan natin siya ang magsabi yan. Kasi baka naman mali din yung interpretasyon natin dyan. Siguro sana lang, no, mag-usap si Tita Joni at si Liza. Or bigyan ng pagkakataon ni Liza ang sarili niya, nakausapin ng kanyang tita. Dahil ako sa pagkakaalam ko, ay nagkatulungan at naging malaking bahagi ng buhay ni Liza at ng kanyang karir si Tita Joni. Dahil si Tita Joni ang talagang nag-push kay Liza para mag-artista siya. Tsaka grabe, para siyang nanay ni Liza. Ba't parang hindi na sila nag-uusap
si Liza ngayon, kuya? Well, nung natapos na kasi yung kontrato sa akin ni Liza, at nagkakausap pa sila, pero nung napunta siya sa Careless, parang hindi na sila masyadong nag-uusap. Kaya yun yung sinasabi ko, na dapat mag-usap sila kasi meron silang negosyo. Eh, according to Tita Joni, iba raw taong nakikipag-usap sa kanya, imbis na si Liza ang kumausap sa kanya tungkol sa business nila. Kung isasara nila or itutuloy nila or i-extend nila or i-renew nila yung contract. Anyway, if I were Liza, kausapin niya yung tita niya. After all, di ba? Magtita naman sila. Pinsan siya ng daddy niya. Pangalawa, naging malaking tulay si Tita Joni sa kanyang buhay at career. Pero na yan na nga ba totoo? Wala na ba talaga si Liza sa Careless? Hindi nga. Alam mo, meron akong friend from Hollywood, no? Na sinabi sa akin na yung kanyang source ay nagsabi sa kanya na si Liza Roy nakasign na sa Authentic Talent and Literary Management. Managed by Kyle Kwak. Who manages Simu Liu and mostly mga Asian actors now. So ito raw Authentic Talent and Literary Management ang nagre-represent kay Liza sa Hollywood. Kung totoo to ha, hindi naman namin to kino-confirm. Ito lang din yung nakarating sa aking friend from Hollywood. So hindi siguro yung tita dahil dininay na nga sa akin ni Tita Joni. Yun. So meron namang nagsabi sa akin na merong another management name ang Careless. Sister company yata ng Careless. Nandun daw si Liza. Ah, kuya lang po yan! Careful management! Anong careful management? Kapatid ng Careless! Mabalik tayo rito. Ito sa sampaleng ko si Morena. Ayan nga. So, tapos meron akong friend naman na nagsabi sa akin, mga September pa, ay parang ibinubook niya si Liza. So, sa Careless siya idinaan. So, yung Careless, hindi nga sila nagkasarahan. So, September, siguro this October lang yun nagkasarahan. If ever, na totoo ito, no? Anyway, si Liza lang naman makakasagot niyan kung totoo ito o hindi. Oo nga. Pero na dapat i-announce niya yun, di ba? Kasi paano malalaman ng mga tao kung sinong lalapitan, di ba? Kung gusto siyang kunin. Oo. Yung authentic management naman, based sila sa New York. May malaki silang opisina sa LA. So yun, malalim-lalim na ang karanasan nila sa pag-manage. So ito yung na-establish noong 2005. 18 years na rin ah. Oo. So ayan, paki-google na lang din yung authentic management. Yun. Anyway, kung ano man ang maging desisyon ni Liza towards her career, career naman niya yun. At happy, mukha naman siyang happy. Oo. Diba sa kanyang mga posts, kanyang mga passion-passion, glam-glam, diba? Anyway, on with the next topic naman. Ay! Teka na, hindi pa tapos! Bakit? Eh kasi meron ka pa sasagutin. Eto yung post ng tatay ni Liza sa Facebook. Hindi ka naman galit kay Daddy? Hindi! Ha? parang ngayon lang ha, may halo katotohanan yung hindi mo ha. Gagalan ako. Anyway, dito na rin naman tayo. Di ba? Ito na yung pinost ni Daddy John Soberano. Nirepost niya actually yung post ng ABS-CBN News na sinabi niya sa caption na, "Congratulations, Liza Soberano." Ito yung caption ni Daddy. "I can't wait. Ano ilalabas ng mga camp ng Christopher Min and OGD ngayon?" Ano ilalabas mo? Ano ilalabas po namin? Adi, congratulations din. Congratulations, Liza, sa iyong Lisa Frankenstein na next year ipalalabas sa February. Yes. Oo, yun lang naman ang sasabihin ko. Daddy, ano bang inaasahan mo? Na hindi ko get si Daddy. Dapat nga, Daddy, hindi ka nag-iimbitan ng mga
pang-iintriga, ng away. Mm-hmm. Na wala namang umaaway kay Liza. At wala rin namang umaaway sa'yo. Diba? So, dapat, ano na lang tayo, positive lang sa buhay. Huwag na yung mga ganyan na may mga halas kang ganyan. Diyos ko. Basta yung akin lang, we wish Liza good luck sa kanyang Lisa Frankenstein. Dahil, Diyos ko, sobrang pinangarap ni Liza ang Hollywood. O di, bigay natin sa kanya. Diba? At, syempre, ako yung dating manager, syempre, hindi naman sa akin na, dapat, tulungan ko pa rin yung bata. Hindi porke nagtapos na yung relasyon niya, tapos na lahat. Eh, una, nagbabalita kami. Hindi, babalita namin at igo-good luck din namin si Liza. Totoo ba yan, kuya? Ay, totoo yan. Ngayon, kung hindi naniniwala ang daddy ni Liza, inasa kanya na yun. Oo. Dapat wala nang mga ganyan, daddy. Oo, talaga si daddy. Mabait ka pa niya na. Hindi. Hindi naman, kawawa naman yung bata. Oo, I mean, I'm sure kahit si Liza, hindi naman niya gusto yung ganyang post ni daddy. Diba? Kaya daddy, chillax lang, okay? Dapat, ano, pag-pray natin na maging successful yung movie, yun lang. Oo nga. Ha, kuya? Bakit? Nakaraos, ha? Gano'n naman talaga, ano ba? Diyos ko. Pero hindi ka naman galit ka, daddy. Ay, hindi! Ba't naman ako magagalit, Loy? Eto ko na. Ba't naman ako magagalit? Sa mga panahon ngayon na medyo nagkakaedad na tayo, ang galit mo ay ibigay mo lang sa karapat-dapat ng galit mo. Ay, oo. Gaya nga ng ano, naisip kong paraphrasing the old saying, choose your battle. Dapat ngayon, choose your stress. Oh. Diba? 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 Oh. Diyos ko. Katulad nito, si Pia Magalona, parang she chose to be quiet. To be silent. Sa mga, pansinin mo, walang sagot si Pia. Diba? Yung ibang mga posts niya, parang nilalagyan na lang ng meaning patungkol doon sa umamin na may anak si Francis Magalona sa kanya, di ba? Ayun ngayon siya sabi kong ano, ang tagal kong nanahimik. Parang ano, parang yung sa, parang ang dating sa iba, doon sa girl, parang ano ba, sinusumbat mo ba sa amin yung pananahimik mo? Na dapat lang naman. Kasi nga, ang dapat na nagsasalita ay yung asawa. Ako sa totoo lang, ha? Ako, natutuwa ako dahil malaking tinik yung nahugot sa nanay ng bata at sa bata mismo na sila ay nakahinga na dahil nasabi na nila ang gusto nilang sabihin na anak ko ni Francis at napakahusay pang rapper ng bata at napakagandang bata. Nakahawig din ng ilang anak ni Francis kay Pia Magalona. O, diba? Pero yung pananahimik ni Pia, sa akin lang ha, siguro yun yung sagot niya. Diba? O yun na lang isipin natin. Ay, sa tingin mo na, sasagot pa o hindi? Ah, hindi. Ano, iintayin natin kay Pia kung sasagutin niya yan. Ay, naku! Mas masyak kayo kapag si Francis ang sumagot. Oo nga, Diyos ko, ano, nakakaloka. May true medium pa. Ha? Diba? O anyway, si Kiko naman ay kumbaga tahimik na. At may mga patotoo naman na naging sila ni Kiko habang may asawa si Kiko. Eh, hindi naman para ikondena natin yung namayapa na. At hindi rin para magalit tayo dun sa umamin. Kasi nakakatulong yun, Loy, para lumuwag yung kanilang damdamin. So, okay na yun. Bigla ko tuloy naalala, Loy, yung anak ni Manny Pacquiao kay Joanna Bacosa. Si Eman Pacquiao, na magandang lalaki, matangkad, at nag-iensayo sa boxing. Oo. Siyempre, naglabasa na nga yung anak ni Manny Pacquiao kay Joanna Bacosa. Ayan. So, tinitrain. Mukhang tinitrain pa nung kanyang ama, diba? Ay. Kung di kuya, ano? Okay kay Jinky.
I think so. Kasi may picture si Eman at si Manny Pacquiao kasama. So, kasi kung itinatago naman ni Manny yun, hindi siya magpapapicture. At hindi siya makikipagkita siguro. Diba? At hindi niya dadalawin yung anak niya na nag-ensayo ng boxing. Diba? So, aware si, ano, Miss Jinky na merong... May anak sa iba siya. Oo. Aware siya at nakakatuwa si Jinky. Dahil according to my source na kaibigan ni Jinky, common friend namin ni Jinky, sinabi daw ni Jinky kay Manny Pacquiao na go ahead, supportahan mo yan kasi anak mo yan. Kuya, hindi naman dahil si Jinky nung sinabi niya yun. Ay, hindi! Huh? Hindi na eh, si Jinky, hindi ka. Sorry. Hindi naman. Hindi naman. So, diba? At least maganda yung naging ano attitude ni Jinky doon. Wala ka nang magagawa kasi anak naman yung ano. At yun naman ang importante. Okay, ina-acknowledge din ni Manny. The same time, ina-acknowledge din ni Jinky na si Manny ay may anak sa iba. Pero na, speaking of Miss Jinky. Oh, why? Eh, kasi mahilig ako mag-scroll-scroll sa ano TikTok. Oh. Eh, nabother lang ako dun sa isang post kasi parang ang daming ano, ang daming nagbabash kay Miss Jinky. Bakit? Meron kasi isang post dun ay na kumakanta si Miss Jinky. Oh, anong kanakanta niya? Ay, eto na, ipakinggan mo. Tama naman ang tono. Ay, hindi naman yung pagkanta yung problema. Ang binabash nila yung itsura na daw ngayon ni Miss Jinky. Oh. Parang nasobra na daw yata sa pagpapaganda. Ano naman ang issue? Eh, nakakaloka nga yung mga comments. So, eto na yun, nasusulat. Ayan na yun, sabi o. Oh, half Madam Auring, half Mami Janisha. Sabing ganun. O, sabi ng isa na eh, yan ang true love. Si Sir Manny ang nasuntok sa mukha. Si Jinky ang namaga. Aray. Sabi gano'n, nakakaloka. Oh, eto pa na yung sabi ng isa. Ganyan din yung na-experience ko. Namaga yung labi ko nung kumain ako na nagaraya na may langgam. Ay, namaga yung uso din niya. Eto pa sabi ng isa, Nay. Sino ba talaga ang anak ni Mami Junisha? Si Mami ba talaga o si Jinky? Eh, yan ang mga netizen. Porque ano, nagkaroon ng kalayaan ng mga netizen na mag-comment. Kahit ano gusto nila i-comment, maiko-comment nila. Tama. Tapos, nagpapatalbugan pa sila ng comment. Nagpapawitihan. Nakakaloka yung mga comment. Well, anyway, I'm sure kahit si Jinky naloloka sa mga comment at natatawa na rin sana. Pero sa totoo lang, wala akong nakitang ano, kung gumanda man si Jinky, talaga namang maganda naman na si Jinky. Oo, ngayon, yung enhancement, eh, syempre, napansin ng netizen, pero ako naman, parang okay lang naman din. Kasi gusto niya yan eh. Mm-hmm. Diba? Doon siya sumasaya eh, kapag siya nagpapa-enhance. So, ibigay natin kay Jinky. Diba? Kahit naman, kahit nga ako, hindi pa nga ako nagpapagawa ng ilong. Diyos ko, kung ano na mga sinasabi ng mga tao, diba? Paano pa pag paggawa ko ilong, diba? Meron pa rin sila sasabihin. So, ganun lang din yun. Oo. Ay, nakakaloka. Gaya ng sabi ng isang comment, none of our business, I think she's pretty. We need to mind our own. Yes. Ganun, diba? Oo. Alam ng mga tao, kasi nga, syempre, iba, ang kaya lang nilang gawin, mag-comment. Yung enhancement o yung halaga ng pagpapa-enhance, wala yung iba. Yung iba namang wala, naiinggit. Dahil buti pa si Jinky, nagagawa niya kami, gusto namin magpa-enhance, hindi namin magawa kasi wala kaming pera. Pero na, pag maganda na, baka pwedeng tama na. Oo nga. No? Yung di ba na sabi ng iba, pag nasimulan, tapos nakita mo, parang maganda, parang di tumitigil. Hindi ka tumitigil hanggat hindi mo nakukuha yung perfection. Mm-hmm. Yun nga yung nas nakakatakot pag nasobrahan. Eh, di ba na yung mga Hollywood stars? Oo. Talagang Diyos ko, namamagapa yung mga muso. Yung talagang dumating na dun sa point na nire-reconstruct na kasi nga sobra na sobra. Parang strange addiction na yata yun.
Kuya, ganun ba yung kay Jinky? Hindi, kaka. Hindi nga. Okay naman yung kay Miss Jinky. Oo. Eh, hayaan natin. Diyos ko. Pera naman ni Jinky yan. Basta ang importante, hindi kayong gumastos. Ganon. Ah. Nasa TikTok na lang din yung topic natin na eh. Oh, may isa pa ako nakita sa TikTok. Ito. To? Yung pagkanta ni ano, Carlo Aquino sa Miss Bacolod. Ano kinanta? Oh, binabash. Oh, eto na eh. Kasi nga na yung nakalagay dun sa caption ng video. Ito yung literal na sa libo-libo ng kanta sa video kay, pinili mo pa yung hindi mo kaya. Parang out of tune ba si Carlo dun? Nagpapalseto kasi yung ano nun, yung himig nun, nagpapalseto. Siguro para sa kanya, hindi na-achieve ni Carlo successfully yung pagpapalseto. Pero marunong kumanta si Carlo. Oh. Eh, tingnan mo na, ihanay na tuloy siya. Padami na daw sila, oh. Sino-sino sila? Oh, si Luis Ontivero, si Albi Casino, si Marco Alcaraz. Oh. Tsaka din daw si David Licauco, yung mga nagsiserenade sa mga kandidata. Ah, oo nga. Well, anyway, yung mga ganyan, lesson learned na yan for the actors na hindi naman sila kilala bilang singer. Pag mga ganyan, siguro mag-plus one or pre-recorded na yung song, lalapatan na lang ng buka ng bibig. Kung alam natin na medyo papalpak tayo, kung alam natin na baka yung iba kasi medyo nakainom, tapos hindi na maiawit kasi nga sobrang late ng magharana. At saka minsan din ay technical ha, kasi minsan yung mikropono mo wala kang monitor speakers. Monitor, okay. So hindi mo naririnig yung sarili mo. Ayun pa, dapat i-require nyo yung event organizer na dapat meron kayong monitor sa harap. Tapos meron kayong in-ear. Kumbaga may technical rider. Oo. Anyway, sino naman tayo para husgaan dyan si Carlo? Maganda ba ang boses natin? Ayan, basta ang importante, kinikilig ang audience kapag nakakakita ng gwapong artista kaya may boses or wala. At saka, Nay, maging reminder din syempre yung mga ganyang mga videos na kumakalat sa iba pang mga artists at entertainers na yun, no, na may resibo, di ba? Kaya kailangan pinaghahandaan po natin ang every performance natin. Oo, diba? Then meron pa isang video na very good si Carlo. Oo, sa same event, ito lang, no? Ito lang particular na video na hinuhusgan si Carlo, wala naman sila doon. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy, sa lahat po ng mga manonood namin na hindi pa ako namin subscriber. Sana naman po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click nyo, kayo muna-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po yung behind the scene, ang guesting sa amin, ni Alden at saka ni Julia. Yes. Ako, ang daming nanonood na. Congratulations po. Congratulations sa success ng 5 breakups in a row. Yes. Kung handa na po kayong maiyak sa sinihan, naku po, so good na ngayong weekend. Lalo na Nay, di ba? Okay. Oh. Mene. Hello mga ka-update. Mag-subscribe naman po ng aking papalot niyo pala. Papalot po ng aking episode. Ate Marla po, MRAA. Ayan, at syempre
pa, oy, maraming salamat sa Ideal Vision. Yes! Kay Jesus Cancio Solis o si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan lamang po yan sa harap ng Christ the King Church sa E. Rodriguez para sa aming mga ngiti. Yes! Kapag si Mrena naman ay Doc LJ Libatike of Smile Creation. Yes! At syempre pa, ang Premier Drip at Celeb Skin, maraming salamat for my skincare. At syempre, mga kababayan natin nasa Amerika, Canada, at some parts of Europe na po, kung magpapadala po kayo ng mga pera dito o ng sustento, ayuda, or tulong para sa inyong mga mahal sa buhay, na po, huwag niyong kalilimutang mag-download ng SendWave app. Yes! Lalo na sa mga first-timer, naku, Diyos ko po, i-download niyo lamang po yan. Siyempre, dahil first-timer kayo, meron kayong $20 free credit. Basta gagamitin lang nila ang ating promo code OGIE. Yes, huwag kalimutan. Huwag kakalimutan, ha, para may $20 kayo kung first-timer kayo, ha. Pero siyempre, at yan ay fee-free. Wow! Oo, kasi doon lang sila sa exchange rate. Kukurot ng konting-konti nang hindi nyo namamalayan, hindi pa rin nabawasan ng pera ninyo. At syempre, dun sa mga gumagamit ng SendWave app, naku, Diyos ko, ito na pagkakataon ninyo. Huh? Para sa win a shopping spree pamasko. Wow! Yes! Ayan. This month, you could win one of 10 shopping sprees when you send $200 or more with SendWave. Ayan. Ooh. At gamitin yung hashtag na hashtag A SendWave Pasko. Wow! Ayan na, nako, 10 ang mananalo ng shopping spree. Wow! Yes. Sayang Pasko naman yun. Oo, kaya ano pang ginagawa ninyo? Join na kayo, magpadala na kayo. Yes. The more padala, aba, the more entries. And the more chances of winning. Yes! Diba? Oo. Ganyan ka, bongga ang SendWave app. Plangak na plangak, kasi plangak ng kilay ni nanay. Oh. Laki atas. At syempre pa, oys na Alden din at si Julia Montes. Yes. Yung kanilang revelation ng mga kanilang pangarap at yung pagkalugi ni Alden. Huh? Sa kanyang mga negosyo, nakamagkano siya, Diyos ko po. Oh my gosh. Oo, yan ay sa OGDS Inspires po, ha? Tatanong natin to kay Julia, pressure ba sa'yo? Kasi si Alden galing sa 1 billion. Pressure siya sa akin po personally as an actor lang. Parang hinahayaan pa namin manghula yung isa't isa na nakakadagdag pa sa bigat ng trabaho. So, sa paggawa ba ng pelikula nyo ni Alden, may mga restrictions ka? Medyo yun po yung pet peeve ko eh, parang... So, bakit ganun si Alden ngayon? Sa mga nakaraan mo bang nagawa, merong nagselos? Wala, parang... Parang wala naman po. The end mamatay. Of the... Uy, meron ba? Wala po! Iba balita ko ah, ibang balita sa akin. Oh. Parang alam ko na sinasabi ng mama. So, lahat ng negosyo, pinapasok mo na. Bakit? Anong gusto mong patunayan? Gusto ko lang pong matuto doon sa mga pagkakamali ko noon. Naloko ka ng malaking pera? Ng iba-ibang tao po. Mga 100 million? More or less po, yes. Oh my God. Sa OGDS Inspires po lamang yun. Nasa I1TFC na rin, ano? Yes. At syempre, pa-follow na rin ang aming Facebook account, OGDS Showbiz Update. Ayan. Yeah. Nandun din po ang aming video. Ayan. Yes. Sa Spotify din at sa Apple Podcast. Ayan. Ayan. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo hinihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ay nako, ayoko ichika kay Loy kung gaano kaganda ang Linlang. Sabi ko sa kanya, panoorin niya sa Prime Video ang Linlang. Ayan o, si Brenna o. Hook na hook na rin. Oo, naiinis si Brenna kasi Diyos ko, sa Thursday pa lalabas ang episode 7 and 8. Nakakaloka. Ay, magaling ba dun si ano? Napakahusay ng buong cast. Lalo na si Paolo Avellino. Manunood na ako niya, mamaya. Manood ka na. Ang tari niyo rin na, no? Bakit na eh? Siyempre, meron siyang Prime Video.
149. A month? Ay, diba? Talaga. Pwede mo kasi 1,000 isang taon. Ako yung marunong eh. At saka nakakatawa nga si nanay, sabi niya, paano ka nakanood? Takang-takas siya nakanood si Rana. Feeling ko, parang kuryente, nakijumper kayo.